Andre. Yun nga, no, nag-iisip kami ng ano, kumbaga, maganda sana ang pagkakitaan na kung saan hindi ka na matataksan. Kasi nga, laki ng tax, mga Andre, no? Lumalaki yung, habang lumalaki yung kita mo, yung sweldo mo, syempre, tumataas din yung tax mo. Maganda sana kung makakaisip ka ng negosyo na kung saan, eh, alam mo yun, hindi ka magta-tax o kaya maliit yung itatax mo. Sa bagay, pag nag-open ka ng business, kung alam mo yung pasikot-sikot, parang yun nga, no, marami kang pwedeng ma-deduct, kaya bababa yung tax mo. Kaya lang, at this point of time, wala kang pang-business, no? Kung madali lang sana mag-ipon, mga treno. Speaking of ipon, may babasahin pala ako sa inyo, mga tre. Eto, tungkol to dun sa ano, sa sasakyan, mga tre. Sa sasakyan namin. Nung, yung video ko tungkol sa sasakyan. Sabi ni Maya May Shichu, "This is how you can easily screw yourself up by something you can't afford and pay interest for it. But you might say, anong hindi afford, eh kaya ko naman ang bi-weekly payment. That's where the problem lies. Most people look at bi-weekly or monthly payments and not the total amount of the loan including the interest. At meron pang depreciation yan. Your 40k car may not be 15k value by the time you paid the loan off. Plus binili mo pa during the time na inflated ang price ng mga used car. Not very smart." Yun yung sabi ni ma'am. Paano bang gagawin? Bumili ka ng sasakyan kasi somehow alam mo na malaki yung maitutulong sa'yo nun. Diba? Mahal, oo. Gusto mo ng reliable na sasakyan, diba? Talagang it comes with the price. May option kang mas mura, mas maliit na sasakyan. Kaya lang, nandun yung pros and cons, especially po kung nandito kayo sa Canada, no. Hindi ko alam kung nasan si Ma'am Maya or kung may sasakyan siya o wala. Pero kung ang purpose mo is bumili ng sasakyan tapos ibenta sa mas mataas na presyo pagdating ng araw, huwag ka na pong bumili ng sasakyan, 'di ba? Talagang hindi, parang ang sasakyan hindi naman talaga ano, eh, 'di ba? Hindi mo titingnan sa ano bang dapat, hindi siya magandang investment kung ang iniisip mo katulad nung kay Ma'am Maya. Pero kung ang iniisip mo, ini-invest mo 'yon kasi nga mas gagaang yung buhay mo, 'di ba? Kumbaga mas makakagawa ka ng mas maraming bagay kasi nga alam mo 'yon, kung gusto kang puntahan right away, nandiyan yung sasakyan magagamit mo. 'Di ba? So somehow nakakatulong 'yon sa iyo. So investment 'yon para sa akin, no. Pag nandito ka po sa lugar na to, parang automatically necessity po yung magkaroon ka ng sasakyan na reliable, especially pag ano, pag winter. So depende po, ma'am, no, kung nasaan ka po. Tsaka ewan ko po, no, sa inyo, kung para sa inyo kung ba't kayo bibili ng sasakyan. Kasi po kami, kumuha kami ng sasakyan, di ba, kahit medyo nahihirapan kami magbayad kasi somehow gusto naming maging ano, magaang yung buhay namin, di ba. Tsaka ang gusto ko lang, masulit ko yung paggamit ko sa sasakyan. Iniisip ko na may kausap ako kagabi na pag-usapan namin yung sasakyan. May kamahalan talaga, di ba? Aminado naman ako doon. At sabi ko, ano, medyo yan ang isa sa struggle sa buhay dito, yung pagbabayad ng sasakyan. Di ba? Bilib ako doon sa mga taong ang tagal na sa Canada pero nakakaano. Di ba? Kumbaga, nakaka-survive ng hindi sila nagsasasakyan, di ba? Talagang yung pagtsatsaga nila, alam niyo yung mga dre. Kaya yun po, wala akong masabi sa ano, sa yun, sa kanila, kasi talagang hindi po madali ang walang sasakyan sa Canada. Tapos yun nga po, no, sabi ko, hopefully magamit yun yung sasakyan ko ng 10 years para at least ma-minimize ba yung losses ko, di ba? Parang nasa 3,000 mahigit, di ba? 3,000 plus or minus dollars, 'di ba? Yung parang nakonsumo ko kada taon para sa transportation. I think hindi na po masama kasi nga, you know, mas mahirap kung oras mo yung ano, nauubos. Kakaantay ng mga service, ng mga bus,
O kaya yung struggle ka sa pag-grocery, di ba? Hindi ka basta-basta makapunta sa mga lugar na gusto mo. Napakalaki po ng advantage ng may sasakyan. Alam mo niyo po yun, napakadaling i-justify na bakit kailangan ng sasakyan sa Canada. Yun po, no? Pagkatapos, sabi naman po ni Ma'am Hershey, ito po yung ano, no? Yung video ko tungkol sa Valentine's, yung ano, yayamaning regalo. Ano ba tingin mo sa manonood sa iyo, mga tanga? Sino naman magbibigay sa iyo, sa inyo, lalo na sa misis mo naman sa mga ugali ng mamahaling gamit? Look who's talking! That Christian Dior tote bag costs $3,500 USD, and the LV wallet is probably $1,000, and the Moncler beanie is likely around $250 to $300 USD. So, alam ni Ma'am ang mga presyo, no? Bakit kailangan niyo pa magsinungaling kung ikaw naman talaga ang bumili nun para sa misis mong maldita? Kumikita ka na sa YouTube channel mo, kaya pwede ka naman bumili ng ganyang bagay using your credit card. Sa bagay, kung nagsisinungaling ka, ikaw din naman ang mag-aani ng bad karma. Alalahanin mo, may anak ka. Kaya kapag gumawa ka ng masama, yung anak mo ang aani at baka magsisi sa bandang huli. Alam ni Mami presyo, no? Siguro marami siyang mga branded na gamit. At wala siyang balak ipamigay. Hindi, okay lang naman, ma'am. Kung, di ba? Kasi nga, napakamahal eh. Kung ipagdadamot mo yan, okay lang, ma'am. Kahit huwag mo ipamigay yan, kahit sa mga malalapit mong kamag-anak o kaibigan, keep it, ma'am, di ba? I mean, kaya ka may ganyan. Definitely deserve mo yan, di ba? Dahil sa pagsisikap mo. Kaya lang, may mga tao talaga na, alam niyo yun, nagsishare ng blessing. At yun, kaya thankful kami, di ba? Na napili kami na ano, kumbaga mabiyayaan ni ate tsaka ni kuya, 'di ba? Kaya nga ang hirap pa rin walaan eh, 'di ba? Kaya lang ayun po 'yung totoo, no. Tsaka ano, never po akong mag-spend ng ganung kalaking pera para sa ano, sa mga gamit. Pero wala pong ano, wala pong dahilan para magsinungaling ako. I mean, kung binili ko yon, mas pagmamalaki ko yon kasi galing yon sa hirap, sa dugot pawis ko, di ba? Pero ba't ko ililihim kung ako bumili? Ano, may hiya ako? May hiya ako sa pinaghirapan ko, di ba? I mean, come on. Wala pong dahilan para magsinungaling ako sa bagay na yon. At alam po yan nung nagbigay na kung gaano kami nagpapasalamat sa kanya. Special yung ano rito, mga dre, windshield washer. Negative 49, hindi pa magpipresyo yan, mga dre. Ganun siya katindi. Ba, himala ah. Kunti lang ang snow sa sasakyan. Ano nangyari? Pero magpapala ako eh. Yun ang ano ron eh. Manipis lang yung binagsak, oh. Kanina pa umuulan, mga dre. Pero manipis lang, oh. Ah, maglalagay pala ako na ito. Ah, hindi, mamaya na lang. Lagay ko muna ito rito sa ano. Up. Ah. Okay. Kunin ang pala. Kunin ang gloves. Shucks. Buti walang ano ngayon, di ba, mga dre? Walang masyadong kalat. Kasi hindi umapaw yung basurahan eh. Nagkakakalat lang naman, mga dre, pag apaw yung ano, basurahan. Nasira na nga yung mga basurahan ko, mga dre. Natanggal yung ano, yung takip. Kasi ano yun, tinataktak nung ano, nung truck nila, automatic. Kaya nasisira yung mga takip. Kakaiba yung snow ngayon, mga dre. Hindi siya floppy. Kaya ang hirap palahin. Kanina pa umuulan ng snow mula nung
umaga hanggang ngayon, pero ang nipis lang niya. Pero hindi nga siya makayod kasi ano, parang mabigat, mabigat yung isno. Kaya papabayaan ko na lang yan, sana matunaw. Tatanggalin ko lang konti. Yan o. Kung magtrabaho yung amo ko, mga dre, iisipin mo na parang ano, parang wala siyang pera, ganun. Imagine 270 apartment. Pero hindi siya gumagastos talaga ng masyado sa ano, para sa maintenance. Kaya tumutulong siya. Kung magtrabaho siya, parang wala siyang pera. Tapos parang lahat ng oras sa mundo nasa kanya pa. Parang ganun. Parang immortal siya. Kasi mga dre, ano na yata siya, 60 plus na siya, no? Imagine, no, kung 60 ka na, hindi ka pa rin tumitigil magtrabaho, kahit may pera ka na, parang ano, anong iniisip mo? Marami ka pang oras? Parang ganun, mga dre, no? Kaya, napakahirap habulin ng pera, mga dre, no? Yun lang yung point ko, no? Kasi sabi ko nga sa inyo, okay yung marami kang pera, di ba? Kasi magagawa mo yung gusto mo, di ba? Kaya ka nga nagpunta rito eh, para magkaroon ka ng pera, para makaipong ka, masuportahan yung mga, yung ano, yung family mo, di ba? Pero kung pag ano, parang walang katapusan, mga dre, pag naghahabol ka ng pera, napakahirap naman. Nag-iipong ka nung halaga na hindi mo alam kung magkano ba dapat. Parang ipon ka lang ng ipon. Sige, mag-ipon ka hanggat kaya mo, 'di ba? Hanggat malakas ka pa. Hanggat malakas ka pa. So titigil ka kung kailan ka mahina na, no. Wala lang, mga dre, no. Nasasabi ko lang ba sa inyo yung punto ng ano, yung punto ng pagtatrabaho ko. Gusto ko lang i-share sa inyo yung kung ano man tumatakbo sa isip ko, 'di ba? Na pagdating sa ano, sa pera. Kasi alam naman natin kung bakit kayo, kung bakit niyo gusto mag-Canada, 'di ba? Yung iba gustong maibigay yung magandang buhay sa pamilya, yung iba gustong makabili ng mas magandang bag. Umihira, you know. Nakakahiya. Nakakahiya sa nagbigay ng bag. Ate, thank you po. Thank you. Napapatawa ako, mga dre, no. Kasi binigyan niya nga ako ng ano, no. Binigyan niya ako ng yung Gucci na ano, scarf. Naiisip ko ngayon yung forma ko. Tapos nakasabit sa leeg ko 'yon. Natatawa ako, mga dre. Hindi bagay. Ayun ako po, ewan. Anong nangyayari dito sa apartment na to? Yan o. Pero nawala na yung basurahan ko. Nawala na lahat ng basurahan ko. Ah! Kala ko nanakaw na lahat ng basurahan ko. Ayun pala, takahamba lang sa daan. Palastik talaga. Pasaway talaga yung ano eh, yung mga collector ng basura eh. Pag ang basura mo, mga dre, wala sa loob ng basurahan, hindi nila dadamputin yan. Andito uli ako sa Victoria, mga dre. Punta ako dito sa ano, sa Plenke. Hello. Bibili ng pandesal. Kasi pandesal dito, mga dre, ano lang eh, bihira ba? Kasi nga nanggagaling pa sa Mississauga. Ang bihira, oh. Kala ko ano, hindi na mag-i-snow eh. Ang ganda lang ng panahon ng mga nakaraang araw eh. Ang ganda ng panahon. Wala nang snow sa kalsada. Tapos all of a sudden eh. Tama nga si ano, si Kuya Puto.
Traidor ang weather sa Canada, mga dre. Hindi tayo ng mga ngat-ngat. Ganda sana, may Jollibee rito. Kaya lang, ano eh, wala talaga. Ang tagal pang makakapasok yata rito eh. Dito ulit tayo sa Islis. Hindi po Isle yan ha, Islis. Wala magtatampo. Ito binili ko, 6 na noodles, 1 puto, 1 pandileche, $17 mga dre. Mahal lang ano, pagkain Pilipino. Kaya pag nagki-crave ka, patay ka ng patay. Magastos. Op. Busina agad. Mga bumubusina rito, mga dre, mga ano lang, igalit. Mga galit, tsaka emergency. Yan lang ang bumubusina rito. Pag mga maiinit ang ulo. Mahirap mag ano, maglakad-lakad pag ganito ang ano. Pag ganito ang dinadaanan mo. Christian Reggie Reyes. Question lang, can you do a content about planning to buy a house there? Like how much would be the down payment? Pasensya na kayo, sir. Sino ba nagsabi sa akin? Ikaw po tinanong, wala ka namang bahay dyan. Oo nga, no. Magkano ba ang down? Depende po sa status nyo, no, pag bibili kayo ng bahay. Pero pag resident po kayo, parang at least 5% po. Pwede na yung ano eh, pwede na yung pang down. Pagkatapos, paano ba? Kasi dati po, nung mga nakaraan taon, parang bidding na po yung nangyayari, no? Kaya mas madalas makukuha mo yung bahay above market value. Hindi ko lang po alam ngayon kung nag-iba na o baka bumaba na yung mga presyo. Si Mark Carino po, may idea dyan. Si Carino, ano, Carino family. Check nyo po kasi meron silang vlog niyan tungkol sa ano, sa bahay eh. Doon na kahit anong pong tanong nyo, sasagutin nun basta naaalala niya pa. Baka may memory gap din eh. Sabi ni Team G, makakaipon siguro sana within a year or 2 years kung walang pinapadalhan siguro sa Pinas. Maaari, oo, pwede, no? Kung binata ka, no? Pero kahit binata ka eh, o dalaga, I think magpapadala ka pa rin sa magulang mo eh, di ba? Kung hindi man bonbon, kung hindi bonbon, siguro makakaipon ka. Makakaipon ka naman basta ano no, matipid ka lang. Diskarte lang talaga 'yun, diskarte sa pera, no. Pag-usapan pera talaga mga dre, no. Kasi iba-iba tayo talaga ng ano, ng pananaw pagdating sa pera, eh, no. Sa totoo lang mga dre, ang hirap maghabol sa pera. Yung hahabulin mo ba yung pera, 'di ba? Kasi parang walang katapusan yun mga dre, no? Pag ano, pag yung hinabol mo yung pera, alam nyo yun? Kaya mapalad yung mga taong ano, alam ang gusto sa buhay at nakukontento sa kung anong meron sila. Di ba? Oh, yeah. Wait, we don't have to start the